to ask your questions because we are now opening the floor. So please prepare your questions. First question we have, Miss Rose Garcia of PEP. Good afternoon sa inyong lahat and congratulations kasi una ito yata ang pinaka-major press ko ng GMA ngayong pandemic na nag-face-to-face, no? Ayan. Okay, my first question is for, of course, for Alden. At saka congratulations sa, ano, sa trailer. Kasi para sa amin na nakapanood ng Korean version, we could say na pantayan o na o baka nahigitan pa ng style ng PH. Yan. So congrats. And speaking of that, Alden, anong reaction mo na doon sa mga, I'm sure nakakabasa ka ng mga reaction, ng mga ano, anong sabi mo? And na-meet ba yung expectation mo nung makita mo yung trailer? Opo, kasi hindi po ako nakakanood ng mga playbacks, ng mga takes, ng mga scenes na kinukuna namin. So, yung trailer lang talaga yung unang beses kong napanood yung mga nakunang eksena. And we really can say that we have a show. We have a show. We have something that we can be very proud of. And ganoon naman po talaga eh. I mean, especially, hindi naman natin masisisi talaga yung mga fans ng Korea, ng K-drama version. Kasi sobrang minahal nila yung show. Sobrang minahal nila yung Korean version ng startup. So sa kanila, parang, siyempre, to protect their love for the show, gusto rin nilang makita yan na yung Filipino version ng startup is something worth their while. And para kahit papano, and based dun sa trailer na napanood natin, may laban po kami. May laban po yung show. Yes! Okay, congrats. Nakuha nga yung, ano eh, yung looks, yan. Then, my second question sa'yo pa rin. Bilang yung entrepreneur, of course, do you think kailangan na magkaroon din ng real version ng sandbox dito sa Pilipinas? Parang dapat po. Parang yung sandbox po kasi is a tool for people who have dreams, especially when it comes to startups, na para magkaroon sila ng backbone. Kasi syempre, of course, madaling mangarap, pero kailangan din natin ng mga taong tutulong sa atin behind our backs para ma-put into action yung mga pangarap natin na to. And I believe that Sandbox is a tool for you know, the Filipinos who aspire to be somebody, na para matulungan sila at mas mabigyan sila ng guidance para matupad yung mga pangarap nila. So sana po. Pero baka mag-usap-usap na rin po kami na po mag-i-invest, mag-start ng Sandbox Pinch dito. Why not? Kaya-kaya. Ayan. Alden, kasi ano, isa ka dun sa very vocal talaga na you like or you idolize Bea and it, of course, the tandem ni John Lloyd, no? So, nung nagkasama na kayo, parang, ano yung parang naging realization mo at the same time? Who is Bea Alonzo now in the eyes of Alden Richards? Ako nung first time kong naka-work first time namin nag-work ni Bipo kasi sa isang endorsement abroad sa Bangkok. Doon kami unang nakita and nasa kabila pa siya noon. And then, parang sabi ko na really looking forward ako sana one day magkaroon kami ng project together. And ito na nga, kumbaga parang ganun din eh, like startup, natutupad talaga yung mga pangarap eh. You know, be careful what you wish for. So, yung mga na kita ko with Bea dito sa startup, she puts good pressure on me, on us actually. Kasi never ako nagkaroon ng eksena with Bea na hindi niya memorizing linya niya. So, and the way she handles her character, parang sabi ko sa sarili ko nung nakaka-eksena ko na siya dito sa startup, sabi ko parang hindi ako pwedeng petik sa. Parang yung style ko before na chill-chill lang, parang medyo mas dinagdagan ko ng konti kasi ang hirap naman na parang etong taong to pinapakitaan ka ng effort at binibigay yung 100% niya every taping day and yet hindi mo gagawin yung trabaho mo ng tama. So it's a good pressure on us. And sobrang galing makisama nito ni Bea. I mean, hindi ko... kita ko naman din yun when the first time we met sa Bangkok. Parang 4 hours straight po yata kaming nag-usap. Hindi kami nauubusan ng topic. So ganun pa rin. Ganun din dito. So very happy kami. And
I'm sure me and all of the cast, we're very proud that we have a Bea Alonzo in this show. Yes. Wow, ayan. Ayan, parang hindi naman kita nakita nag-chill-chill lang all nag-petik-petik. Mukha lang dita. Anyway, congrats Alden and thank you. Ayan. Then my next question of course para kay Bea. Ayan, Bea, going back, actually yung sinabi ni Alden pala na memorize mo yung script. Alam mo, naalala ko si Direct Gina, yun din ang ano niya, na-mention niya nung na-interview namin, di ba? Ayan. Siguro una, anong reaction mo naman dun sa mga sinabi ni Alden? Siyempre masaya. Siyempre, pag nag-uusap naman kami, hindi naman kami hindi ganito. Siyempre ngayon ko lang naririnig itong mga to. So, of course, I'm very thankful and very, very flattered. And I can say that I feel the same about him na, alam mo yun, siya yung naging parang welcoming committee ko sa GMA. Close niya lahat ng mga tao, sa yung mga staff, yung mga artista. And he's very playful on set, na para siya yung nagsiset nung tone dun sa set namin, yung happy lang, yung ganyan. And kadalasan kasi may pagka-serious type ako pagdating sa trabaho, natutunan ko sa kanya na you don't have to take so many things too seriously. Na minsan, pwede ka rin mag-enjoy. At yun yung natutunan ko sa kanya. Okay. Bea, kasi di ba, going back when you were starting, I mean, syempre, that was the hardest part of your career. Now that you're a Kapuso, parang nag-start up ka ulit, yes. Di ba? So, ano yung naging fear mo naman ngayon? Hindi naman fear, siguro challenge. Kasi wini-welcome ko yung mga ganyan na yung discomfort, yung pagiging uncomfortable mo. Hindi naman fearful, siguro ang kaibahan na nag-iimpay sa ako, siguro noon parang ang dami mong gustong patunayan. And of course, I was in my teenage years, so mas takot ka pa sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Now that I am in my 30s, I care less about that and more about what's going to make me happy. So, ngayon, ganun pa rin. Gusto ko, syempre, adjustment period. First time ko sa lahat makakatrabaho. So, I'm always on my toes trying to let them feel na, ano ba yun, okay akong katrabaho. And also, I try to always be the best version of myself in front of them and also para sa trabaho ko. Pero ang difference is that ngayon, now that I am restarting again, ngayon mas ini-enjoy ko yung every moment. Unlike dati, minsan nagkakaroon ng shadow of fear and pressure. Ngayon, parang mas ini-enjoy ko siya. Ngayon, alam ko na now that I have a second chance to start up again, now I know how to enjoy. Thank you, Bea. Last na lang pala, alam mo yung dalawang director dito have nothing but good words on you, di ba? Thank you po. How was it working with them, with Direct Jerry and Direct Dom? I think first time mo ba with Direct Dom? With Direct Dom, oo. With Direct Jerry, kasi ang daming beses na namin nagkatrabaho. So, siguro siya yung parang comfort blanket ko sa set. Masasabi ko na parang ang tagal na namin, kilanang-kilala niya na ako. Kumbaga, lahat naman tayo, di ba, meron tayong mga bad days, and meron tayong good days. So, kumbaga, alam niya how to handle me kahit na ano pang day yan. Si Direct Dom naman, ang saya sa set ni Direct Dom. Kasi ano siya, alam mo yun, para talagang ang saya lang. Yung energy is also very different. Talagang he makes sure na para siyang ano, parang party niya lagi. He makes sure that you're okay, you're well taken care of. Alam mo na yung parang ano, parang alam mo pag nasa set ka ni Direct Dom na talagang magiging energetic, magiging maganda yung araw. Okay, thank you, Bea. Then my last na talaga to kay Direct Dom and Direct Cherry. Alam namin na napakalaki at napaka-special ng drama na to kasi pinagsama kayong dalawang director na batikan dito sa isang drama, di ba? So, Direct, kumusta? Kumusta yung start up, kumusta yung pagkakagawa nito? At saka, kumusta yung team up ni Bea at saka ni Alden? Siya yung tanongin nyo. Ako na. You know what? No, may mga you know what? Kala mo, para makinig lang.
pag mga you know what, parang kailangan makinig. The thing I like about our job as directors is we get to collaborate with people. Narinig na to kanina ni JLB. I happen to enjoy creating something with other people. I am not the type of person na may gagawin ako sarili. Even though the sports I engage in, hindi ako mahilig mag-tennis kasi wala akong kakampi. Gusto ko may kasama ako. Ngayon, meron akong kasama, si Direk Jerry. Actually, pumasok ako dito, si Direk Jerry na gumagawa nito. Ako yung parang, uy, sali ka rin dito, tapos sali ako sa team nyo. Tapos, ang sarap mag-create ng something with Direk Jerry na iba rin yung inputs. Kasi meron rin siyang mas malalim nga kaalaman ni Direk Jerry sa akin sa ganito mga bagay-bagay. So, and I like thinking of myself as someone who will be a student of life for the rest of his life. So I love it that when we are collaborating, may natututunan pa rin ako. Kasi minsan feeling ko, nakakalamang kayo ah, parang ako nagtuturo ng marami, o konti lang natututunan ko, di ba? Nakakakuha ako sa artista, pero minsan as a director, sana may matutunan ako from a director, kasi may natututunan ako from my actors, may natututunan ako from my editors, may natututunan ako from our writers. Pero bihira ay mabigyan ako ng opportunity na bibigyan ka ng director na may maituturo rin sa'yo. So I love that opportunity, I love the way it's working out, and I will step away from this project probably a wiser, a smarter director, and someone who has more insight. And hawak ko na rin lang yung mic, no? Thank you po sa lahat ng kasama natin sa press at sa media. I've said this before, television is at a crossroads. Make or break tayo sa panahon na ngayon. And we really need your help para mabuhay po yung television industry. Kasi lahat po kami dito, kabuhayan po namin to. As is, kabuhayan nyo rin po ito. So pagtulong-tulungan po natin buhayin yung industriya. Thank you po. Okay, thank you, Direk Dom. Direk Jerry. Akala ko siya na lang. Siya na lang. Hindi, joke lang po. Unang-una, sobrang challenge sa akin yung show na to kasi first time ko gumawa ng adaptation ng isang K-drama. Although madali ng konti kasi generation ko to eh, Rose. Kasi edad ko tong start. Hindi, joke lang po. Talaga ba? Mahirap siya nung pinapanood. Paano kaya namin ito gagawin? Grabe, ang laki-laki. Ang dami-daming kailangan itawid. So I'm so lucky, I'm so blessed to have Direk Dom as kami ang co-directors. Totoo lang, I learned a lot from Direk Dom. Alam niya yan, I'm very open. Ang dami-dami ko natututunan sa kanya. At my age, my God, I'm 38. And imagine, marami ko na si ate na patingin sa akin. Tumaas yung hila. Hindi po, ayun. Ang dami ko natutunan kay Direk Dom at natututunan pa hanggang ngayon. Siyempre, isang prime director ng GMA yan. So akala ko sublado, akala ko napakabait. At mga sinabi nila, baliw po si Direk Dom, baliw. Sa Zoom meeting pa lang, baliw na yan. Pero pareho, I think pareho kami, pag trabaho na. Pero pag break time, para kami mga clown sa set. Gusto lang namin ng masayang set. So yun. Thank you, Rose.